Good morning po sa lahat. Morning! Merry Christmas po! Malapit na. More than one tulog na lang Christmas na. Ika nga ni EJ. Sige, tayo na po tayo lahat. Ayun. Alam ko pong sobra na yung traffic, sobra na yung, ano, yung, I guess, yung stress building up to Christmas. I guess, ano po, now is the time na itabi po yun lahat. And just enjoy the presence of the Lord. I hope na as we worship today, na this will bring comfort sa inyong lahat. Na yun nga, Jesus is coming, and that reality doesn't change even though traffic sa labas and magulo sa labas. Okay, sige, let's pray. Lord, we thank you. We thank you for today. We know that you are with us. We know, Lord, that you are here. God, we pray that this will be a time of refreshing. That we would remember your goodness. We would remember your faithfulness. We would remember that you are always with us, no matter what our circumstances may be. We thank you and we bless you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Let's worship the Lord. Emmanuel shall come.
Sa awit, awit 62 verse 5 to 7. Tanging sa Diyos lang ako umaasa. Ang aking pag-asa'y tanging ikaw. Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Oh, we thank you, Father God. Through you, Lord God, in you, Lord God, always there is victory in our lives, Lord God. Ang kaligtasan ko't aking karangalan ay buhat sa Diyos na sa Kanya lamang. Siya'y malakas kong tagapagsanggalang, matibay na muwog sa aking kandungan. Panginoon, salamat, Panginoon, Lord God. Bagamat, Lord God, Lord, nakikita ng aming mga mata, Lord God, minsan nararamdaman ng aming mga damdamin, Panginoon, Lord God. Lord, minsan sinasabi ng aming mga mata na wala ng pag-asa ang paligid na ito, Lord. But in you, alone, Lord God, there is hope. There is always hope, Lord God.
for whom, Lord God, na laging nagtitiwala sa'yo, na laging umaasa sa'yo, na ikaw lamang ang tinatangkilik, ikaw lamang ang aming tinatawagan sa aming buhay, Lord God. There is hope. There is hope, Lord God, in our lives, Lord God. Kaya, Panginoon, loobin mo sa aming mga buhay, Panginoon, Lord God. Sa tuwi-tuwi na, Panginoon, mula sa aming mga puso na tinutulak ng aming mga bibig, Panginoon, Lord God, na laging sinasambit ng aming mga kaisipan, Lord God, ang kataga, Lord, mahal na mahal na mahal po namin kayo, Lord God. At Lord, lagi po namin kayong ina-acknowledge, Lord God, iniimbita na sakupin ang aming mga buhay sa pang-araw-araw naming buhay, Panginoon, Lord God. Because in you, Lord God, we know everything will be okay, Lord God. Salamat sa iyong mayamang presensya, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Panginoon, Lord God. Thank you for your word, Lord God, that you will never leave us nor forsake us, Lord God. Lord, kaya namin lagi nasasabi namin sa aming mga buhay, Lord God, that you are our hope, Lord God. Sa iyo nawa namin ilagak ang patuloy naming pananampalataya, ang aming pagkapit, aming pagkilala, Panginoon, na kung apart from you, Lord God, we are nothing, Lord God. Lord, sakupin niyo po sa pang-araw-araw naming pangailangan ng aming buhay, Panginoon. Huwag namin isandig sa anong material na bagay, Panginoon, ng pag-asa, kundi sa iyo, sa iyo, sa iyo lamang at wala ng iba, Panginoon, Lord God. Sa iyo ang kapurihan, ang kadakilaan at kalwalhatian, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Amen. Sige po, kayo po'y makakaupo na po pag sumandali. Kamusta na po kayo? Ilang days na lang bago po ang Pasko? Nagbilang. Si Doc dyan nagbilang eh. 5 daw. Kasi 5 lang daw yung daliri niya sa kanang kamay. Doc dyan, depito po, biro lang po yun. Para po muna sa ating mga announcement, no? Today is a Mission Sunday, amen? At ngayon din po yung ating Friendship Sunday po. At mamaya po, meron po tayong gathering, mamaya mini-gathering lamang po sa Room 101. At lagi po natin kakalimutan, at huwag po natin laging kakalimutan yung ating Thursday on-site service on December 22. And then candlelight service on December 24, that is Saturday, 3 p.m. po yan. Christmas Day service on December 25, Sunday at 10 a.m. And a New Year's Day service on January 1, Sunday at 10 a.m. po. Amen. Thank you, Lord. Excited na po ba tayo na magkaloob sa ating Panginoon? Ayan, ang lahat ng excited na magkaloob sa Panginoon. Parangalan ng Panginoon, walatiin ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay, pumalakpak at magsigaw ng malakas na Amen. Ayan, yun naman. Excited. Amen. Bago po ang pagkakaloob, nais ko pong basahin ng nasusulat sa Mateo 6, talatang 25 hanggang 34. Tagalog na Tagalog po. Ano po? Wala pa po yung versikulo. Ay, talatang 6 pala, versikulo. Yun, tama. Kaya pala tinignan ako ni Pastor Albert. Mali. Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, that what you will wear. Is not life more than food? The body more than cloth? 26, look at the birds of the sky. They do not sow or reap or store away in barns. And yet, your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? 28, and why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor on or spin. 29, yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. 30, if that is how clothed the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into your life, will not much more clothe you, you of little faith. Yeah. So do not worry saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear?
22, for the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Pakiulit nga po yun, yung verse 33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay pinagpalang tunay because we have a blessed hope in Jesus. Ang ating pag-asa ay nasa buhay na Diyos. At kung kaya tayo ay dapat hindi mag-alala kung paano tutustas ang ating daily living, ang ating mga pangangailangan, dahil ang Diyos ang ating dakilang provider. Amen po ba? So bago po tayo panalangin, alam naman po natin na ang pagbibigay po ay na may paraan ng online at meron naman din po dyan sa lobby at dito po nalapit tayo mamaya for our giving. So let us pray. Panginoon, salamat Panginoon sa mga kaloob na ito na nagagamit Panginoon para sa iyong gawain. Lord, pagpalain niyo po ang mga kabuhayan Panginoon ng mga magkakaloob na kapatid ko Panginoon Lord God. Maski yung mga nasa online, Lord God, bless their life, Lord God. Bless the work of their hands, Lord God. Bless niyo po ang kanilang kalusugan, Panginoon, Lord God. In Jesus' name we pray, amen and amen. At tayo po yung makakarinig ng isang video from our mission ministry po. On behalf of Beginnings Church Missions Ministries, we greet you a Merry Christmas and a Happy New Year. We pray that you will continue to partner with us in the Great Commission. Merry Christmas! Thank you.
fruit of the Spirit na kanyang ipinakita sa pagpapractice ng mga pastor. Opo. Sobrang love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, meekness, faithfulness, self-control. Thank you. Sige, yung self-control. Sabi ko nga, mas kabado pa ako sa kanta namin kasi sa ipipreach ko eh. Ayan. Behind the seat pocket po sa inyong mga silya, may makikita kayo diyang 2023 Bible reading plan. Because we really truly believe that every day of God's Word will keep us, no, healthy in mind, body, and spirit. So, starting January 1 yan, may Genesis, mayroong Psalm, mayroong Matthew. So, but we still have two-something weeks, no, till the end of the year. So, may current reading, Bible reading guide pa rin tayo this year. So, ito po ay para sa starting on January 1. Amen. Praise the Lord. Kayo pong mga sa online, we want to welcome you to our online service. Ito po yung pangatlong mensahe sa ating Advent series, Stories of Faith, Love, and Hope. So kung maaalala nyo, a couple of Sundays ago, I preached from Zechariah and Elizabeth about faith. Last Sunday, si Pastor Louis preached from the story of Joseph and Mary about love. And today, it's about hope, the story of Simeon and Anna. So lahat po tayo familiar sa picture na ito, no? Itong Belen. Ito po yung Pinoy version ng nativity scene. Siguro meron kayo niyan sa bahay. Kung hindi man yung mga figurine or maybe a picture, no? So sino ba yung mga nandyan? Nakikita ninyo, siyempre. Si Joseph, si Mary, si baby Jesus. Nandyan yung shepherd at yung kanyang dalawang sheep. Okay? At nandyan din yung tinatawag na wise men or magi or three kings na tinatawag, no? So sa all throughout history, ang kwento po ng Pasko ay nahaluan na ng what is in the Bible and what has become known as traditions. At minsan sa sobrang halo, hindi mo na malaman kung nasaan yung part ng nasa Bible at nasaan yung part na nadagdag lang. So allow me to give you a little bit of comparison, no, para makita natin kung ano yung nakasaad sa salita ng Diyos at kung ano naman yung somehow ay nadagdag throughout history. For example, if we examine the biblical narratives nung kapanganakan ni Jesus, the shepherds definitely were there in the manger in Bethlehem nung nanganak si Birhing Maria with the baby Jesus. The shepherds arrived because the angels announced it. Sabi nung shepherds, puntahan natin. At pagdating nila, according to Luke chapter 2, nakita nga nila yung sanggol doon sa manger in swaddling clothes. Ibig sabihin, parang binalot na lang ng kung anong available na pananamit. However, the wise men or the magi or sometimes referred to as the three kings probably did not arrive on the same day. Sabi, ha? Pastor, paano na yung bilin? Tatanggalin ko yung tatlong hari. Hala, di ba? Parang ganun. Huwag kayong mag-ala. Hindi naman ang Diyos naman sa langit ay parang, hala kayo, mali yung litratong yan. Ano? Paano nating malalamang hindi? Dahil according to the scriptures, nung dumating yung wise men, nasa house na si Joseph, si Mary, at yung baby Jesus. They did not arrive with Jesus in the manger, they arrived in a house. Which would make sense na after mga anak ni Mary, ng baby Jesus, no, na hindi naman sila mananatili doon for forever and ever. Na malamang, they already would move to a house. Yun yung sa Matthew chapter 2, verse 11. Here's another fun fact, no? We celebrate Christmas anong date? Ang Christmas, December 25. Naalala ba ninyo ang the Feast of the Three Kings? Nung bata tayo, ang pasok ng mga bata after pa ng date na yan eh. Okay? It's January 6th. January 6th. Okay? Ang Feast of Three Kings. Meaning, that is the day that is celebrated na nakadalaw yung tinatawag na tatlong hari. No? Well, hindi natin alam kung tatlo sila. Hindi natin alam kung hari sila. Well, they are wise men. May dala silang tatlong regalo. Oo. Now, pansinin ninyo. From December 25 to January 6, magbilang kayo. Ilan ang mabibilang ninyong araw? From December 25 to January 6 is 12 days. 12 days. The 12 days of Christmas. So doon galing yun. So malamang sa hindi nagkasabay.
yung dalawang grupo na yon na shepherds and wise men. Pero ito po ang nais kong ihayag ngayon sa umagang ito. In between those two visits, the shepherds and the wise men, ay may isang kwento na nakalagay po sa Gospel of Luke. Hindi nangyari sa Bethlehem, hindi rin nangyari sa isang bahay, kundi nangyari in Jerusalem, 9 kilometers north of Bethlehem. So importante na maintindihan natin yung kwentong ito dahil kung isinasama natin yung wise men sa kwento ng birth ni Jesus, which we should dahil nasa scripture naman yun, dapat talagang isama rin itong dalawang taong pag-uusapan natin ngayon. Because they actually got to see the child Jesus ahead of the wise men. Sila yung una, after ng shepherds, nung pinanganak si Jesus, sila yung unang nakakita to the child Jesus nung dinala ni Joseph and Mary ang sanggol sa Jerusalem. Mababasa po natin ito sa Luke chapter 2. At ang dalawang taong tinutukoy ko ay si Simeon at si Anna. The time came for Mary and Joseph to do what the law of Moses says a mother is supposed to do after her baby is born. They took Jesus to the temple in Jerusalem and presented him to the Lord. Just as the law of the Lord says, each firstborn baby boy belongs to the Lord. The law of the Lord also says parents have to offer a sacrifice, giving at least a pair of doves or two young pigeons. So that's what Joseph and Mary did. Now there was a man in Jerusalem called Simeon who was righteous and devout. He was waiting for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was on him. It had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not die before he had seen the Lord's Messiah. So, nagpahiwatig ang Diyos dito kay Simeon na bago siya mamatay, makikita niya, masusumpungan niya ang tagapagligtas. Moved by the Spirit, he went into the temple courts when the parents brought in the child Jesus to do for him what the custom of the law required. Simeon took him in his arms, praised God, saying, "Sovereign Lord, as you have promised, you may now dismiss your servant in peace." Ibig sabihin, Lord, pwede mo na akong kunin? Ready na ako? Pupunta na ako sa presensya mo. Why? For my eyes have seen your salvation, which you have prepared in the sight of all nations, a light for revelation to the Gentiles and the glory of your people Israel. The child's father and mother marveled at what was said about him. Then Simeon blessed them and said to Mary, his mother, "This child is destined to cause the falling and rising of many in Israel and to be a sign to be spoken against so that the thoughts of many hearts will be revealed and a sword will pierce your own soul too." In verse 36, there was also a prophet Anna, the daughter of Penuel of the tribe of Asher. She was very old. She had lived with her husband 7 years after her marriage and then was a widow until she was 84. She never left the temple but worshiped night and day, fasting and praying. And coming up to them at that very moment, she gave thanks to God and spoke about the child to all who were looking forward to the redemption of Israel. Hallelujah. Panginoon, ihayaan po ninyong mahanda ang aming puso't isipan sa inyong banal na salita na aming matatanggap ngayong umaga. Let your word be given into our hearts by your Holy Spirit. Na itong salita na ito, Lord, ay hindi lamang ito maririnig, kundi mananampalataya kami at ipamumuhay namin ang iyong banal na salita. In Jesus' name. Amen. Praise God. Today, I want to talk about hope. Hope, sabihan mo yung marapit sa iyo. Huwag kang mawala ng pag-asa. Sige lang, you continue to have hope. Sabi ng dictionary, ang definition ng hope, a feeling of expectation and a desire for a certain thing to happen to be true. So, may ina-expect kang mangyari, you're hoping it to be true, you're desiring it to be true. Pero sa Greek New Testament, mas maganda pa, mas malalim, no? Yung salitang elpis means anticipation with pleasure. Yung pang nag-anticipate ka at nagagalak ka at the same time dahil alam mo mangyayari. So, ang hope pala na nasa Bible, hindi lang itong wishful thinking. Yung halimbawa, I hope walang traffic bukas, parang ganun. I hope walang traffic. I hope hindi ako maubusan ng hamon sa handaan. I hope magkasya yung 500 pesos ko, sabi nga ng DTI. Kasya naman daw. Okay, I hope hindi umulan. I hope ganun. So, it's wishful thinking, para kang nag-wish lang. Pero sa Bible, hope is more than the wish. It's an expectation of a positive outcome. A beacon of light in the darkness.
One of my favorite movies, Shawshank Redemption. Kung hindi nyo pa napanood, magandang panoorin ngayong Pasko. Sabi dito, remember Red, hope is a good thing. Maybe the best of things. And no good thing ever dies. No? So, dun sa kwento, dun sa pareho silang preso, okay? Yung bida, yung buti na artista, no? Ay para sa kanya, yun ang pinanghahawakan niya, yung hope na one day makakalaya siya. Sabi niya, it's the best of things and real hope never, no good thing ever dies. Pero the reality, my friends, is hope does die for some people. There are some people na nawalan na ng pag-asa. So ang tawag natin doon ay hopelessness. A sense of despair, para bang ang bigat-bigat, ang dilim-dilim na pumapasok sa kanilang isip. It comes when a person loses any reason to expect na yung gusto nilang mangyari ay mangyari. Wala na. Hindi na mangyayari yun. Never na. So nawawala na sila ng pag-asa. At yung panahon ng Israel, nung time na ito, ito yung prevailing sense. Hopelessness. Bakit? For so many centuries, pinapangaral ang salita ng Diyos. Sa lahat na sa templo at sa mga sinagog. So yung mga sinagog po ay itinatag during the exile dahil ang layo na nila sa Jerusalem, no? Na-exile yung mga Hudyo sa kung saang-saang bahagi ng daigdig. Hindi na sila makapunta ng Jerusalem every Sabbath. Ang layo. So nagtatag sila ng mga sinagog. Parang local church, no? No? So parang na sa ganun, every Sabbath, yung malapit mapupuntahan nila. Tapos 3 times a year lang silang magpipilgrimage papuntang Jerusalem na napakalayo. But every week in the synagogue, the rabbi would open the scroll, yung mga propeta, babasahin yung mga prophecy na darating yung tagapagligtas. Kakantahin nila yung mga psalms that sing of the future kingdom of God. Every week ginagawa nila yon. Every week din naman nangyayari. Tapos decades, tapos centuries, namatay na lahat ng propeta, lumipas na ang panahon, nag-iba-iba ng kaharian. Magmula nung Babylon, napalitan ng Persia. Yung Persia, napalitan ng Greece. Yung Greece, napalitan ng Rome. At ngayon sila, under Roman Empire, di sila masyadong malaya. 400 years pa nung namatay na si Malakay, yung huling-huling-huling propeta na mababasa mo sa Old Testament. 400 years na lumipas, wala pa rin. Kailan mo mangyayari ang bagay na yan? Mangyayari pa ba? Siguro hindi na. So they go to the synagogue or church, parang ganito. They go through the motions. Kakanta, makikinig ng aral, uuwi, pero hindi na sila naniniwala dun sa naririnig nila eh. Kasi every week they hear the same thing. The Messiah is gonna come. The kingdom of God is coming. Next week, the Messiah is gonna come. The kingdom of God is coming. Next Sabbath, the Messiah is... Pambihirang. Namatay na yung lolo ng lolo ng lolo ng lolo ko. Ako na ngayon. Yung pa rin naman eh. Mangyayari pa ba yan? Hindi na. So there was a collective national sense of hopelessness. Wala na. Hindi na mangyayari. Give up na sila. But Simeon and Anna reminds us, there is still reason to hope. Amen. Pwede ka pa rin mag-umasa dahil pareho sila, they already grew old. Ibig sabihin, bata pa lang sila, dinadala na sila ng magulang sa sinagog. Inaawit yung psalms, pinipreach yung prophets, binabasa yung the law of Moses. Bata pa lang sila, parang yung mga batang lumaki sa kids' church. Ngayon, 80-something years old, pareho na silang matanda. Nandun sila sa temple. They are still hearing the exact same thing. Nung bata pa sila, ngayon matanda na sila. Malapit na raw silang mamatay. Sabi nila, makikita pa kaya namin? Pero they still come because may sinabi ang Diyos sa kanila na bago ka mamatay, makikita mo. Pinanghawakan nila yung salita na yun. So nung araw na yun, can you imagine? What if yung araw na dinala ni Joseph and Mary si baby Jesus sa temple is the day that Simeon and Anna decided, every week naman, pare-pareho lang. Sinisilip namin, ito na ba? Hindi pa rin. Ano kaya kung matulog na lang tayo ngayong araw na to? Parang ganun yan eh. Church na naman, every week naman. Bata pa ako, nag-church na ako eh. Tanda ko na kaya. You know? It's the same thing. We sing same songs. We hear the same words. Wala pa rin. Jesus is coming. Wala pa rin naman. Ano kaya kung hindi na lang ako attend?
What if Simeon and Anna decided this is the day hindi sila attend? And that was the day Joseph and Mary brought the baby Jesus. The child na tagapagligtas na God told them, bago kayo mamatay, makikita nyo, yung araw na yun, saka ka pa nag-absent. Can you imagine, ano? The day that the prayer is answered is the day you chose to be absent. But thanks be to God, di sila nawala ng pag-asa, they still went to the temple. And God rewarded them with a glimpse of the Messiah. The pastor and author John Piper said this, ang ganda, Christian hope is a confidence that something will come to pass because God has promised it will come to pass. Bakit ka may confidence? Kasi nangako ang Diyos. Amen? And God always keeps His promise. So yun ang pinanghawakan natin. Hindi tayo nangahawak sa chismis lang ng kung sino. We're not holding on to something na feeling lang. Feeling ko. Dami naman nating may feeling, di ba? Feeling ko lang. Feeling ko uulan. Feeling ko uinit. Feeling ko. Hindi. Ang pinanghawakan natin, salita ng Diyos. But the question is, how can we have this kind of hope? Not yung worldly wish lang, ha? Wish lang. But the biblical hope. The kind that is confident it will happen. So today I want to share with you three elements of biblical hope. Tatlong bagay na ang hope na talagang nasa salita ng Diyos, kailangan ganito. Unang-una, hope waits. Sabihan nga ninyo yan, hope waits. Sabihan mo yung malapit sa iyo, oy, hope waits. Sino sa inyong enjoy mag-wait? Sa totoo lang, enjoy ba kayong mag-wait? Di ba gusto nyo agad, kung pwede, pag sinabing 8, kung pwede 7 pa lang, ano na, ready to go na kasi ayaw mo maghintay. One of the most frustrating things for me also is yung bang nakipag-set ng appointment sa'yo tapos hinihintay mo, wala pa. Sino sa'yo yung nakaranas na ng ganyan? Tapos tatawagan mo, itetext mo, asa ka na? Ang sagot, I'm on my way. Yung pala, on my way to the bathroom, on my way to the... Sabihin, I'm on my way. Nasaan na ba yung on my way na yan? Tapos malalaman mo, nasaan na? Ako, layo pa, bago pa makarating sa iyo. So, ikaw na, naiinip ka na. And the thing is, sa tao, pag dumating na yung hinihintay mo, no? Diba? Sabi mo, ano ka ba? Kanina pa ako rito. Diba? You are legitimately justified na mainis. Tama? Doon sa tao. And hindi siya pwedeng magalit sa iyo dahil pinaghintay ka niya eh, no? Ang kaso sa Diyos, waiting on God is even harder for a number of reasons. One, ano, magagalit ka sa Diyos? Hut! Tagal mo! Pwede ba yun? And finally, nung sinagot ka niya, late ka naman eh. Dapat kahapong pa yan eh. You know, sa tao, pwede mong gawin yun. Eh sa Diyos, may lakas ng loob ka bang gawin yun? Hindi. So, ang hirap, ano? Pangalawa, because of all the tracking device now, di ba? Te-text mo, huy, nasa ka na ba? Nasa Cubao na. Okay, so matatansya mo sa traffic, kanyan, titignan mo sa Waze, siguro mga 30 minutes, okay, nandito ka na. Kaya nyo bang i-Waze si Lord? Subukan nga ninyo. Lord, nasa ka na ba? Mga 45 minutes pa. hindi nyo mawa-waste si Lord. So there's no way to track exactly when He will arrive. It requires faith, tama? Na manampalataya ka that God really will do it. So Proverbs 13:12, look at this verse. Hope deferred, yung pang na-delay, makes the heart sick. Para pang talagang, di ba, kinakabog-kabog na yung dibdib mo. But a longing fulfilled, once nangyari na, is the tree of life. Di ba totoo yun, ano? Habang hinihintay mo, parang... Yung whatever it is that you're waiting for, parang, ano ba yun, you know? But once it happens, parang, a sense of relief. No, it's like a tree of life. Look at Psalm 27. I remain confident of this. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Bago tayo pumunta sa pangalawang verse dyan, no? Yung nasabing wait for the Lord. Tingnan lang ninyo yung umpisa. Confident. Confident ka ba, kapatid? Sa totoo lang, minsan parang nawawalan ka ng kumpiyansa, no? Lord, ano ba, mangyayari pa ba yun? Ewan ko, parang hindi na. Ganun-ganun yung Israelites. 400 years na sila nag-iintay magmula nung kay Malakay. And more than
10,000 years. From the time of the patriarchs, ganun na silang katagal, nag-aabang. Kailan ba talaga mangyayari yan? Mangyayari pa ba yan? Parang hindi na yata. And try to imagine now the church. 2,000 years since the birth, the death, the resurrection of Jesus. We read the scriptures and it says, Maranatha, even so, come Lord Jesus. 2,000 years na pinagpe-pray ng church. Come Lord Jesus. Second coming. 2,000 years, wala pa rin. So, the modern day church is very similar to the Israelites of that day, which is, mangyayari pa kayo? Babalik pa talaga si Lord? Baka hindi na. Baka talagang hindi totoo yun. So, nagkakaroon ng sense of hopelessness. So, sabi niya, I remain confident of this. I will see the goodness of the Lord. Kailan? Pag namatay na ako. Hindi. In the land of the living. While we are alive, while you're alive, you will experience the goodness of God. Amen? Ang Diyos mabait. Ang Diyos maawain. Ang Diyos tapat. And you can experience it right now. Hindi kailangang, ne, pag namatay na ako, yes, the fullness of God you will see in death. Dahil ngayon, nasa presensya ka na talaga ng Diyos. But this psalmist is saying, even while we walk on earth, mararanasan mo ang kabutihan ng Diyos. Kaya ang dapat daw, wait for the Lord. Be strong. Take heart. Wait for the Lord. Palakasin mo ang loob mo. At manalangin ka lang at maghintay ka lang sa Panginoon. There's another verse, naisip ko lang po ito kahapon so hindi ko na nailagay sa PowerPoint. Isaiah chapter 60, verse 22. When the time is right, I, the Lord, will act swiftly. Wow. Iba-ibang translation po yan, pero ang ganda ng verse na yun. Pag daw tama na yung oras, bigla na lang kikilo si Lord. Yung sabihin nyo, ang tagal mo hinintay, bigla na lang. You know? And Barbara and I over the years have experienced that there's things we've been praying for, ang tagal, biglang boom, ayun na. So kailangan, palagi kang ready, ano? Palagi kang ready. Because mamaya, ayan na, kung kailan pa, saka ka pa nag-absent. Saka ka pa wala doon. So there is this expectation. Remember the parable that Jesus gave, yung parable of the 10 virgins, remember? Sila yung mga abay sa kasal na kailangan iilawan nila yung path kung saan dadaan yung bridegroom to meet the bride, papunta sa kanilang bahay na ganon. At yung lima sa kanila, nagdala ng extra oil, naalala ninyo? At yung lima, wala. Siguro sabi, naisip yung limang walang extra oil, di mga ilang oras lang naman yung kaya na kasya to. Eh, natagalan. So ano nangyari? Naubos na. Namatay na yung ilaw. Yung lima, meron pang extra. Sila wala na. Sabi, pahingi naman. Eh, hindi nakakasya ito pag hinatay natin sa atin. Kasi hindi natin alam kung 1 hour, 2 hours, 3 hours, ilang oras pa. So finally, nung dumaan na yung bridegroom, yung mga may ilaw lang ang umalay sa kanila papunta sa pupuntahan. Nakapasok, ibig sabihin. And that's what parable that Jesus was saying, always be ready. Amen? So sabihan mo yung malapit sa'yo, be ready. Baka mami, biglang kumilo si Lord. Absent ka. Huwag kang mag-absent. Huwag kang mag-absent. Pangalawa, hope believes. Hope believes. Even when the evidence seems contrary, hope hangs on even to a mustard seed of faith. Kahit gaanong kaliit na lang, kapit ka lang, kapatid. Romans chapter 4, verse 18. Sabi ni Apostol Pablo, ginamit niyang example. Against all hope, Abraham, in hope, believed and became the father of many nations. Si Abraham was 75 years old na nung pinangakoan ng Diyos na magkakaanak. 75. I mean, that's already past, you know, na kaya mo pang magkaanak. Pero, kailan nangyari? 100 years old na siya. 25 years pa ulit ang hinintay. Can you imagine, ano? Ang tagal na ang hinintay, 75 na nga eh. Dapat yun, agad-agad sinabi ni Lord, magkakaroon ka ng anak. Kailan? Next year. Ganun kabilis? Hindi eh. Magkakaanak ka. Kailan? Antayin mo lang. The 25 years pa ulit ang lumipas. Pero Abraham, sabi ni Paul, against all hope, nung wala nang ebidensyang pwede ka pang umasa. Umasa pa rin siya at nanampalataya. So hope waits, hope believes, pangatlo, hope perseveres. At ito siguro minsan ang pinakamahirap sa lahat for me, you know. Perseverance, yung bang hindi ka mag-give up. Sige lang. Maski na yung iba nag-give up na. Ikaw hindi. And you persevere because you know that the one in whom you put your faith and hope in
is faithful. Amen? Tapat ang Diyos. So in Luke chapter 18, Jesus tells this story. No? Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and ano? Not give up. Sabihan mo yung malapit sa'yo, don't give up. Huwag kang bibigay, huwag kang bibitaw. Kapit ka lang, kapatid. You know? And the story of the persistent or the persevering widow. Alam nyo na siguro yung kwento na yan, ano? Na araw-araw lumalapit siya sa judge ng hustisya. At yung judge, hindi siya pinapansin. Pero sa katagalan, and by the way, ang magandang background sa kwento na yon, hindi katulad ngayon, yung mga courts natin ay nasa isang lugar, ano? Sa Muntinlupa, sa Quezon City, whatever. Nung panahon na yon, yung mga judge are intense and they move. So hindi mo alam kung nasa na yung judge na yun, kung saan ang pumunta. So ibig sabihin itong widow na ito na may kaso, inaabangan talaga niya kung saan pupunta yung judge at sinusundan talaga niya maski na saan pa magpunta. Dahil para sa kanya, mas mahalagang makamtan niya yung mustisya kesa mag-give up siya. Finally, sabi ng judge siguro, kakaikot ng judge at pagising niya sa umaga, nandiyan na naman yung widow na yan. Ay, kakapagod ka. Sige na nga, ibibigay ko na sa iyo yung hinihingi mo. At ito yung lesson sabi ni Jesus. Tingnan niyo yun. Yung judge, binigay yung hinihingi, not out of compassion, ha? Out of inis. Tama? Nainis. Ang kulit eh. Baski saan ako pumuntang, nandiyan siya. Tapos sabi ni Jesus ganito, yung judge ganun. Pero ang ama ninyo sa langit, iba. Ibibigay niya not out of inis, but out of compassion and mercy. Because God loves you. Amen. So sa 1 Thessalonians 5.24, wala rin po yan sa screen, ano ko lang kahapon. The one who calls you is faithful and He will do it. Ang tumawag sa inyo ay tapat at gagampanan niya yung sinabi niya. So ano yung tatlong bagay? Hope waits, hope believes, and hope perseveres. Sabihan mo yung katabi mo. Hoy, ikaw ha, wait ka lang, believe ka lang, persevere ka lang. Alright. Now, nung isang araw, inisip ko, lalagyan ko ng adjective, then na-realize ko sa grammar, ay mali, pagpala verb, hindi adjective, no? Adverb. So okay nga. So nilagyan ko ng adverb. Ganito. Hope patiently waits. Hope confidently believes. Hope unswervingly perseveres. Patiently waits, ibig sabihin hindi yung tagal, antagal, nakakainis na, antagal. Patiently meaning, Lord, tulungan mo ako na talagang hintayin kita na kumilos sa tamang oras mo, sa tamang panahon. And confident ka na gagawin ng Diyos because nga tapat siya. And unswerving ka, hindi ka matitinag. Sabi ng psalmist, the Lord is at my right hand, I will not be shaken. Hindi ako payayanig sa maski na anong mga bagay. Ibig ba sabihin yan, Pastor Albert, lahat ng dinadasal mo, nangyayari agad? Hindi. Ibig ba sabihin yan, Pastor Albert, lahat ng dinadasal mo, eventually nangyayari? Hindi rin. Kasi there have been prayers in our life that happened quick. There have been prayers in our life that took a long time. There have been prayers in our life that God chose not to answer. Nasa sa Kanya na yun. Pero since hindi natin alam kung ang sagot ng Diyos ay yes, no, or wait, hindi mo alam, then you just keep hoping. Amen? Dahil hindi mo nga alam eh. You have to keep hoping. So hope patiently waits. Hope confidently believes. And hope unswervingly perseveres. And the reason we can have this kind of hope is because our hope is anchored in Jesus Christ. 2 Corinthians 1:20, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. Dahil daw ang Diyos tinupad na lahat ng pangako sa pamamagitan ni Jesus Kristo, we can say yes and amen to every promise that we are hoping and praying for. So the question is, what are you hoping for that seems to be taking so long? Kapit lang, kapatid. Yes, I wish God would act sooner and faster. No? Like you, I'm also human. Lord, pwede bang bilis-bilisan mo? Lord, pwede bang dagdagan mo para hindi lang yung sabi ng DTI na 500 lang, saktong-sakto. Okay, makakulang pa. So, kundi, dagdagan mo pa. Lord, pwede bang bilis-bilisan mo? There are times in our humanity, we confess that that is the case also.
And immediately, the Lord would parang whisper into our hearts, just hope. Sige lang. Just wait for it. It will happen. Just believe in it. It will happen. And just persevere. Tayo po tayong lahat as our worship team comes. Hallelujah. Praise be to God. Manalangin po muna tayo sandali bago tayo aawit. Panginoong Diyos, nakatayo kami sa inyong presensya, Lord. We stand in your holy presence. We confess, Lord, that many times in our own flesh, in our own humanity, we are tempted to give up na, Lord. Parang, Lord, ang tagal eh. Parang, the thing we've been praying for, parang we don't see any evidence that it will happen, that God, you will answer it. And we're at that point na, Lord, na parabang sa boxing, yung we throw in the towel na, parang give up na kami. But Lord, today we pray that through your word, you have reignited our hope. You will not allow the light of our hope to totally disappear. Kung kumukurap-kurap man yung kandila ng aming pag-asa, Lord, sindihan mo ulit ito. At hayaan mong ito'y lumago ulit, magliwanag ulit. Because really, Lord, what else do we have? What is the alternative? The alternative is hopelessness. And that's not a good thing. It's not a good thing to feel hopeless. People who feel hopeless do things, Lord, na sometimes they regret later on. So God, I pray, paalalahanan mo kami ngayong umaga na kay Kristo ang aming pag-asa. In Christ alone, our hope is found. Let's sing this song so to allow God to reignite that hope in our hearts, and then we will pray. Yes, go ahead. In Christ alone, yes, Lord, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness he came to save, till on the cross as Jesus died, the Lamb of God was satisfied, for every sin on him was laid, here in the death of cry to find a breath.
Praise God. Would you just lift your hands to God as I read one more verse as we close? We wait in hope for the Lord. He is our help and our shield. In Him our hearts rejoice, for we trust in His holy name. May your unfailing love be with us, Lord, even as we put our hope in you. Panginoon, kami po'y nakatayo with hands lifted up. It represents our life fully surrendered to you, and our life that declares, even when there seems to be no reason to hope, we still put our hope in you. Because God, you raised Jesus from the dead. That is the sure sign of the living hope that we have through the resurrection of Christ. And therefore, if God, you can do that, then surely there is nothing impossible for you to do. So God, I pray for everyone here, whatever it is that they have been carrying in their heart, Lord, isang bagay na pinagpe-pray nila na para bang, Lord, parang ang tagal-tagal mangyari, mangyayari pa ba? Para bang nag-give up na sila, they're willing to already give up. And a sense of hopelessness is creeping into their soul. Lord, right now we rebuke that sense of hopelessness. And we replace it with hope in Christ. Lord God, I pray that you reignite that hope in our hearts right now. Those online, the same thing. That God will reignite hope in your hearts because our God is faithful. So remember, my friends, hope waits, hope believes, and hope perseveres because of Jesus Christ, the reason for our hope. In Jesus' name, and all God's people say, Amen. Praise God. God bless you. Have a great week ahead. Join us for candlelight service on Saturday, 3 o'clock. Sa Sunday po, 10 o'clock service lang po tayo sa Sunday. Hope to see you there. Merry Christmas. Worship service today. We hope that the praise and worship of God inspired you. We hope that the prayers uplifted you. And we hope that the preaching of God's word encouraged you and challenged you to live a life according to God's purpose for all of us. I hope that every week you will join us in worship online and that you can share this to your family and friends, classmates or office mates or neighbors, so that together we may come before the Lord, praising Him for all that He has done, giving thanks and praise to the only God, our Savior, through Jesus Christ, our Lord. God bless you. See you again next Sunday.